Napakalaga ng engine oil kasi ito yung nagsisilbing lubricant. So, anti-wear sa mga bearings, all moving parts. And then, nagsisilbi din itong cooling system niya. So, part din siya ng cooling system ng motorcycle. Kaya, yung mga 8 na back wrench, may kisilang. So, designated yon para ma-produce yung torque na para lang dun sa size ng nut. Lods, madaming nahirapan sa atin sa pagsasali ng engine oil ng lalo sa Mio. Para mas mapadali yung pagsali is gumagamit ako ng okay mga lods, so tonight's vlog, pinapunta tayo ng gabi, change oil tayo ng unit natin, so Mio Sporty and yung rider natin. So, yun. Sa Mio. So, engine oil. Binili ko is Yamalube. So, Yamalube 10W40. So, ito yung engine oil niya. And then, gear oil niya is ito. Yamalube din. So, Yamaha ko binili. Ito, 290 ata itong engine oil. Tapos yung gear oil nasa 55. So, yun. Napakalaga ng engine oil kasi ito yung nagsisilbing lubricant. So, anti-wear sa mga bearings, all moving parts. And then, nagsisilbi din itong cooling system niya. So, part din siya ng cooling system ng motorcycle. So, napakahalaga na nagpapalit tayo ng langis. So, ayan. Dito naman sa rider natin. So, binili ko is Habulin. Super 40. Semi-synthetic. So, 10W40 din. So, ito sa Caltex ko ito nabili. So, 200 plus ata. So, ayan. Start tayo. So, kanina na-drain ko na to. So, i-drain lang natin is so, ito mga lods yung drain ng gear oil. So, malapit siya sa brake cable sa likod dito. Ayan. Size 12 yan. Kalasin nyo lang, then i-drain nyo. Ayan. Dito na yung na-drain ng gear oil. And then, ito dito ang kabila. So, ito naman yung sa engine oil niya. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayun, yan. Ayan. So, size 14 yan. Size 14. Alasin nyo lang counterclockwise. So, yan. Malapit siya sa stand. Yan. So, ganito yung ano niya. Tornilyo. Pakita ko sa inyo. Ito yung sa gear oil niya. So, ito. Gear oil niya, size 12. And then, sa engine oil niya, ito. Ganito yung tornilyo niya. So, ayun lang. And then, sa engine oil pala, may nakalagay siyang gato. Washable filter. So, yung orientation niya is paganto yung tayo. Yan. So, nandito yung takip sa ilalim. Pakita ko yung orientation para hindi kayo malito. Ayan. Ganto yung orientation niya pag nilagay nyo. Ayan. Ganyan lang. So, yun lang. Drain nyo lang. Kung wala kayong compressor, so ang ginawa ko kanina, binuksan ko lang and then dinrain ko. Pinatulo ko ng matagal, siguro mga 3 hours. So yun lang. Patuloy nyo lang matagal. And then dito naman sa rider natin, size 14 din ata. So pakita ko sa inyo. Kasi lang. Ayun, yun. Malapit sa engine number. So, yun. Detrain nyo lang dito. Malapit sa engine number.
So, ito naman wala tong filter. Kasi yung oil filter niya nasa kabila sa crankcase. So, pakita ko yung oil. Hindi ako nagpalit ng oil filter kasi wala, tinamad lang ako. So, yun lang. Ito, ito. Ayun. So, ito yung ano niya, oil filter. So, pwede nyo rin paltan. So, yun lang. Pag na-drain nyo, balik nyo lang yung takip. And then, yun na. Sali na kayo ng bagong langis. Okay, so yun mga lods, na ibalik na natin yung nut. So, higpitan nyo lang. So, wag naman sobrang higpit. Kasi, pag na sobrang higpit, malulus straight. So, yun. Mas masakit sa ulo yun. Machine shop. So, ginagawa ko. O kaya, quick tip din para sa inyo. So, ito. Pause ko muna. So, ayun mga lads. Kung wala kayong torque wrench. So, yung torque wrench kinagamit para malaman yung tamang higpit. So, kung wala kayong torque wrench, pwede naman yung mga socket na ganito. Tapos, tansyahin nyo na lang yung paghigpit. Huwag naman sobrang higpit. So, yun nga. Gaya na sabi ko kanina, pwedeng malustrade yun. Or, gumamit kayo ng open pack wrench. So, kung papansin nyo, ito yung size 14, size 12. May magkaiba sila ng haba. So, mas mahaba, mas may puwersa yung pagtihit mo. So, kaya may iba't ibang haba yan. So, designated yun sa iba't ibang torque. So, syempre, nakadepende din yun sa tao. Pero, on the average, so, yun yung purpose niya. Kaya, yung mga 8 na back wrench, may kisilang. So, designated yun para ma-produce yung torque na para lang dun sa size ng nut. So, yun lang. Pag nahigpitan nyo na, pwede nyo na ilagay yung langis. So, ilagay natin. So, yun nga mga lods. Unahin natin ilagay yung gear oil. So, buksan nyo lang to. So, ito yung takip niya. Then, ilagay na natin. Mas madali kasi ilagay ito kasi may dulo na. So, yun. Huhun nyo lang na ganyan. Okay na. Siguraduhin nyo lang na sarado yung ilalim. Pinag-drain na natin. So yun, iwan muna natin nakaganyan para ma-drain pa yung natitira nitong langis sa lalagyanan. So, pagkatapos nyan, pwede nyo nang takpan. So nga pala, pag tinagtag nyo yung drain, itong plug sa lagayan ng langis, so meron niyang O-ring. So titingnan nyo, kasi minsan nagpapatak yan. So, may O-ring yan para hindi pasukin ng tubig. Oh, yun. Nagpatak mga. So, hindi pasukin ng tubig. And then, yung langis sa loob, hindi din lumabas. So, double purpose yan. So, iwan muna natin nakaganyan. Proceed tayo sa engine oil. So, ayun mga lods, madaming nahihirapan sa atin sa pagsasali ng
engine oil ng lalo sa Mio. Kasi yung sa Mio, kung mapapansin nyo, medyo malalim. So kung ilalagay mo yung langis, hirap matatapon. So ang gamit ko, tekniko dito, para mas mapadali yung pagsalin is, gumagamit ako ng state of the art Toroto Timudo. So ito yung ginagamit ko kasi mahaba siya. Pakita ko sa inyo. So flashlight ko lang. Mahaba siya. Mas madaling magsali na langis pa yun ang gamit. So ito. Yan. Napakalupit. So yan. Yan lang ang technique natin. So lalo ngayon pag New Year, daming torotot na nabibili. So pwede nyo gamitin yun. Salin na natin. So ayun nga mga lods, so isasalin na natin yung engine oil Yamalu. Hawakan ko lang pala para matapon. So ayan ang mga lods, salin na natin lahat. Oh, wala naman natatapon. So okay, goods yung ating torotot imbudo. So ayun mga lod, sunod natin yung sa rider natin. So habulin, gamit ulit natin is yung ating mahiwagang torotot. Salin lang natin yan. One hand technique. Kayang-kaya sa ating torotot imbudo. Ito nga palang habulin na to is 1 liter. So, pag nagpalit kayo ng oil filter, pwede nyong dagdagan. Siguro kahit mga 100 ml or 200 ml. Sa-idin muna natin. So, ayan. Ayos na ayos. Walang tapon. Kalupit talaga. So okay na. Nga pala, ang daming nagtatanong din kung ano ba talaga yung tamang dami ng langis sa rider natin. So dito may height plus yung oil level ng rider. Ayan. Sa crankcase. So minimum to may tatlong guhit yan. So yung pinakababa, minimum, tapos mid, pinakataas yung pull. So tinitingnan ko to pag hindi nakastand. So yung normal na tayo ng motor na hindi naka-lowered. Yung iba kasi naka-lowered to, so medyo nakababa na yun. Iba na yung orientation ng motor. So kung titingnan nyo yan, maganda. Lalo kung stock, mas okay yun. Tapos ibaba nyo yung normal position ng motor. So yun, tingnan nyo lang yung level na yun. So yun yung pinaka sight plus dito sa track case ng oil. So yun lang. So
Okay na, mga lods.